God in this place. To start our service, let's open our Bibles in Psalms 118 verse 24. Sabay-sabay po natin basahin. The Lord has done it. It's this very day. Let us rejoice today and be glad. Sa NIV version, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord God. We thank you, Lord God, for giving us hope, joy, peace each day, Lord God. We know, Lord God, that your mercies are anew every morning, Lord God. There's always hope, Lord God, each day, Lord God. Lord, we magnify, Lord, glorify, Lord, and worship your holy name in this place as well. We offer everything to you, Lord God. We offer our day today. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, oh, oh. I'm sorry.
each day there is grace, there's your love. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. In nothing can keep us apart. As a friend, as a father, and as our Lord.
For every open door, I call you faithful. And I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful. All my days
ika'y mabuti magpakay lahat hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay na po, kayo ang Diyos na pupurin sa umagang to, Panginoon. Tunay ta, kay buti mo, Panginoon, dahil kayo ang Diyos namin malalapitan at tutugon sa bawat aming mga problema, Panginoon. Salamat po sa umagang to at kailang maitaas at salta mo lamang ang aming nanamnamin sa puso po namin, Panginoon. Dahil ikaw ang makapangyarihan, wala po kami pagmamalaki, kundi kami nagtitiwala at naniniwala sa iyong salita, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka sa umagang to. Salamat po, Ama, at gabay niyo po ang magsasalita ngayon sa umagang to na kailang maitaas ang salta mo lamang ang mahayag. At ikaw lamang ang siyang pupurihin, sasambahin, magpakailanman habang kami nabubuhay, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang to. Salamat po sa Team Praise and Worship. Kailangan pinupuri at itinataas, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin na parating dito, Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa, Lord God. At yung mga gagawin po namin, Lord, ay mga ipapagawa niyo ay magawa po namin upang ang sambahan nito, Lord God, ay mahayag ay insalta. Salamat po sa kabutihan mo sa buhay po namin, ang bawat isa, Lord God. Kailangan nagbibigay ng pagpapala, kalakasan, pag-iingat at sa bawat sa mga hanap buhay po namin. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo, Panginoon. Ngunit, Lord, patawarin niyo po kami. Kami nagkakasala, Panginoon. Dahil, Lord God, kailang aming Diyos malalapitan sa mga mali naming nagagawa, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Ama. We thank you. We love you, God. Pinupuri ka namin, niwalta ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Sige po, magandang umaga sa lahat. Tayo po'y umikot. Batiin po natin ang bawat isa.
Magandang umaga. Good morning. Baka hindi yung harapan ah. Magandang umaga po. Pwede bang i-request ang mga nasa likod ay tumayo? Mga last two rows. Tayo po tayo. Ayan. Galaw-galaw. Yan. Labas-labas ng ano rito. Labas-labas. Labas-labas dito. Sige na, dali. Labas. Dalhin nyo na ang bag nyo. At dito po kayo, mano. Umupo. Ayan. Mga favorite seats natin yan eh. Oh, dito muna tayo. Nasa row 1. Row 1 tayo. Row 1. Ayan. Kita mo si Kuya Mario. Talagang 2 Sundays na. Complete attendance. Ayan. Galing. Nakatayo pa si Kuya rin. Ayaw naman sumunod. Okay. Magagandang ano, ating mga kadadalagahan na tayo po tayo at move forward tayo. Wag, usog tayo. Nahihiya ang ating mga kapatiran. Usog po tayo, usog. Okay. Ayan. Parang may inaabangan. Okay. So, magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. Good morning! Good morning! Kailangan gisingin. Good morning! Good morning sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo ay muling dudulog sa ating Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito ng linggo, Panginoon, at idinako mo kami sa inyong bahay panambahan. Lord, sama-sama po kami, Panginoon, na magpupuri, mag-aaral, Lord, ng iyong salita. Nawa, Panginoon, sa aming, sa lugar na ito, Lord God, ang iyong kapuspusan ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin. Lord, nais po namin, Panginoon, na balutin mo kami, Panginoon, ng iyong karunungan, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming spiritual na paningin, ang aming spiritual na pandinig, Panginoon, upang marinig namin ang iyong salita. At dalangin po namin na patuloy, Lord God, na ito ay maisakabuhay namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, gabayan mo po ang bawat isa. Lord, alam po namin, Panginoon, na kung saan may dalawa o higit pang nagkakatipon-tipon sa pangalan mo, narito ka sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang dapat maitaas. Ikaw po dapat ang maluwalhati. Lord God, sa pagsasama-sama namin, Panginoon, pag-isahin mo ang aming espiritu, ang aming isipan, Lord God, upang, Lord, maituon namin, Panginoon, sa iyo, Lord God, ang aming papuri. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Si Pastor Jovi po, Panginoon, pala at si Sister Tina ay nasa sa Batangas kasama ni Pastor AG ng Makati. So meron po silang ministry doon na gagawin o ginagawa. At kaya po panandalian, pansamantala po kami ay hahalili sa kaniya. Ay natasan po kami ni Pastor Jovi para mag-share ng salita ng Panginoon. At alam nyo ba na ngayon ay araw ng mga
grandpa, grandma, grandparents day natin. No? So, kahit na hindi po kayo tumayo, ipanalangin po natin ang ating mga lola at lolo. Lord, marami pong salamat, Panginoon. At ang araw na ito, O Lord God, ay pagunita, Lord, sa kabutihan na ginagawa mo, hindi lamang sa lahat ng tao, specifically, Lord God, sa mga lola, sa mga lolo, O Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ang kanilang mga buhay, O Lord God, ay salamin, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon. Lord, ang mga uban, puting buhok sa kanilang ulo, Panginoon, ay nagpapahiwatig, Lord God, ng iyong kapusbusan, ng iyong karunungan, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, dahil ginamit mo sila at ginagamit mo sila, Panginoon, upang maging huwaran namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa iyong katapatan at patuloy, Lord God, dalangin po namin na patuloy na pagkalooban mo, O Diyos, ng kalakasan, physical, higit sa lahat, spiritual, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa lahat ng ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Muli, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isang ganadong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Okay, so tayo po ay nasa series ng Growing and Giving. No, growing and giving. So tayo po ay lumalago, no? Sa lahat ng areas ng ating buhay. Amen? Dapat lumalago. Amen? Sabi sa 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. No? So lahat po tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, no? Emotional, physical, mental, spiritual, finances, relationship, sa ating work, no, etc. Lahat ay kailangang lumalago, no? Tayo po ay hindi nagtatagal, no, na tayo ay grade 1. Tayo po ay na grade 2, grade 3, grade 4, no? Pero may iba, favorite ang high school. Ilang taon bago na ano, pero lumalago. Lumalago tayo. At tayo ngayon ay nasa ika-labing isa, no, na taon under the leadership of Pastor Jovie, no? So, merong makikitaan, nakakitaan na ng paglago, no? Paglago sa atin in the area of ministry, no? Sa ating work, sa ating family relationship, no? So, sa lahat ng bagay ay mayroong paglago. Paano natin nasusukat yan? No? Makikita natin sa ating private fellowship with the Lord, makikita natin yan na meron tayong asukatan. Ito yung ating daily Bible, no? Reading challenge. So makikita natin yan na merong paglago, no? Sa ating buhay. Okay. So ngayon, sa linggo ito at sa araw na ito, ang aking pong message ay pinamagatang generosity as a lifestyle. Mga kapatid, dito po tayo. Wala na dyan. No? Generosity as a lifestyle. Ibig sabihin, way of life. Uri ng pamumuhay natin, no? So, lahat po tayo ay kailangang lumago, no? Lahat po tayo ay kailangang maging magulang, no? May pinagkakagulangan, no? Lahat tayo, no, ay tumatanda, pero mas maganda na meron tayong pinagkakatandaan. Okay? So, dito sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14, narito ang declaration ng blessing ng Panginoon sa isang tao o sa mga tao na sumusunod sa kanyang salita at sa kanyang aral.
So buksan po natin ang Deuteronomy 28. Next slide, please. Sabi dito, sa verse 1, blessing for obedience, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. No? So sinabi ng Panginoon ito sa mga tao, kasama tayo. At itong declaration, blessing ng Panginoon, ay para sa lupa. No? Hindi lamang sa heaven. Nais ng Panginoon na maranasan natin to. Maranasan natin to. Hindi lamang mabasa natin, kundi maranasan natin, no, ang kabutihan ng Panginoon. Second, verse 2, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. Next. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks. Verse 5, your baskets and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hands to. The Lord will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you an oath, if you keep the command of the Lord and walk in His ways. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity. In the fruit of your womb, the young of the livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your forefathers to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of bounty, to send rain on your land in season and to bless the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord, your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right, to the left, following other gods and serving Him. This is the word of our Lord Jesus Christ na binigay, no? Binibigay sa atin. Ito yung pangako niya. Ito ang pangako niya sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa ating lahat. But there is one condition. If you fully obey the Lord, if you fully obey the commands of the Lord. So makikita natin sa lahat
ng aspeto ng ating buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Bakit? Kasi nature ng Panginoon ang isang mapagbigay. Mapagbigay na Panginoon natin. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." So dito pa lamang sa lupa, no? Nagsalita at nangako ang Panginoon, no? Nagsabi siya, nagsalita siya, at ito ay natupad at natutupad. Bakit? Siya ay Diyos. Matatanda natin sa Genesis, no? Sinabi niya, nagsalita siya, "Let there be light." Nagsalita pa lang siya. At nagkaroon ng liwanag. At sumunod lahat-lahat. Kaya narito tayo. Sa pamamagitan ng salita. So, itong salita, blessing na ito ng Panginoon, sabi niya, nakaready na sa storehouse, no? Sa heaven, no? So, naghihintay lang siya, no? Ng ating pagsunod sa kaniyang salita. Next slide. Pero maraming questions, no? Maraming balakid. Ilan rito, paano ko mararanasan ang buhay na masagana? Natanong nyo na ba sa sarili nyo? Sa sarili natin minsan? Paano ba nagiging maluwag sa buhay? How does one become prosperous? Nagtatrabaho naman ako, pero laging bitin ang pera ko. Parang butas ang bulsa ko. May rhyme pa eh. No? Nakaka-relate ba? Naku, kakatok na naman si Judith. Kilala niyo si Judith? Judith. Makautang nga kay Bumbay. Anong latest fashion ngayon? Bags, dresses, cars, cellphones, gadgets, travels, food, entertainment, etc. Bakit hindi ko nararanasan ang mga pangako ng Diyos? Enrollment na naman ang bunso ko. Saan ako kukuha ng pambayad ng hospital? Mapuputulan na kami ng kuryente, pambayad sa tubig, etc., etc. Natanong mo na ito? O natanong mo na ba sa sarili mo ito? At sinagot ka ba ng sarili mo? Okay, next slide. So, merong missing link. Kung sinabi ng Panginoon that you are the head and not the tail, I will bless you. No? Sa paglabas mo, pagpasok mo sa mundong ito, you are blessed. No? At sabi, ikaw ay nasa top, hindi ka nasa ibabaw. Ay nasa baba. Hindi magkukulang ang iyong barns, kundi mag-uumapaw pa. Diba? Baga, yung ATM natin, bank account natin. Okay? So, pangako ng Panginoon ito. No? Pero kung ating i-connect, no, sa ating sitwasyon, parang yung dalawang palad ay hindi nagkakaugnay. No? So,
Ano kaya yung missing link na yon? Next slide. Sabi niya, the secret is abiding in Him. Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you would be able to do everything written in it. Then you would be successful and prosperous. Sabi rin dito sa Psalms 1:1-3, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates on it day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. Ilan po ang seasons natin? Diba? In season, every season, merong prutas. And whose leaf does not wither, hindi natutuyo ang kanyang dahon, mga dahon. Whatever he does, prospers. Next, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Kumusta po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos? Kumusta po ang ating pakikipag-usap? Nasalubong na ba natin ang kanyang presence? Sinasabi sa Joshua 1:8. Na-encounter na ba natin siya? At lagi ba natin siyang na-encounter? So, tayo po lamang ang makakasagot, no? Yung ating ugnayan. So, kailangan po, no, na tayo ay lumalago. Design po ng Panginoon na tayo ay lumago. Lumago at maging ayon sa kanyang wangis. So, ano po yung missing link o mag-uugnay? Ito po yung ating personal devotion, personal relationship, sinasabing personal leadership, no? Sa Panginoon, ang siyang mag-uugnay, magpapalakas sa ating pananampalataya. Subukan natin na hindi tayo magbabad sa salita ng Panginoon. Subukan natin hindi tayo manalangin. Subukan natin na hindi tayo lumakad sa kanyang kalooban. Ano ang ating magiging kahihinatnan? Ano ang resulta? Ito ay pagkabulok. Ito ay kapahamakan.
Sabi niya sa Deuteronomy 28 verse 14, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, diretso ka lang. Diretso ka lang sa Panginoon. So, yun ang instruction. So, ang ibig sabihin, tayo araw-araw ay dapat lumalagay sa presence ng Panginoon. Nilalagay natin, tayo ay nananabik, tayo ay nagdedesisyon, tayo ay tumatayo, no, sa salita ng Panginoon. Kailangang nararanasan natin siya. Kailangang na-encounter natin ang Panginoon araw-araw, sabi niya, sa Panginoon. Sabi ng Panginoon na we have to meditate, no? So, kung titingnan, ire-reflect natin, ano yung ginagawa ko araw-araw? Naka-align ba ako sa salita ng Panginoon, sa sinasabi niya? So, next slide. Sabi dito sa Mark chapter 6, verse 38, yung feeding of 5,000. Sabi niya, how many loaves do you have? He asked the disciples. Sumagot ang mga disciples, 5 and 2 fish. No? So, ano po ang kahulugan nito, no, sa atin, sa ating buhay? Ano ang ating kailangang malaman, maunawaan, maikabuhay, no? Pagdating sa area ng generosity as a lifestyle, yung pamumuhay, no, na ikaw ay andoon yung kusang na pagbibigay, no, ng iyong talento, ng iyong treasures, no, at ng iyong oras, ng time. Salamat. Ng iyong time. Thank you po. Okay? So, ano ang susi? Ano ang susi para sa kasaganahan? No? Kung sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28, pagpapalain kita. Pero dito sa buhay natin, parang may kulang. Di ba? Pero sinagot ng Panginoon, yung link ay ito ay sa pamamagitan mismo ng pananatili natin sa kanyang presensya. So tayo po ay binigyan ng Panginoon ng talento, ng ating treasures, no? Ng ating oras. Lahat po ay nakatanggap nito. Ang oras, 24. No? So, makikita nyo po kung ating babalikan yung halaga ng buhay na doon sa Psalms 90, sinabi na tayo ay binigyan ng singkad na panahon, 70 years old. No? At kung may lakas pa, umaabot pa ng 80. So tayo po, nasaan na po tayo kung ang 24 oras ay i-divide natin, or 72 years, i-divide natin ng 24 hours. Magkakaroon tayo ng 3 taon sa bawat oras. So nasaan na yung buhay natin kung ilalapat natin sa 24 oras. Ako po, edad 59, ay nasa alas 7 na ng aking buhay. Alas 7 ng gabi. Na. So, yung mga youth, young adult na nag-iedad ng 27,
hanggang 30. Nasa kasibulan pa lang yan. No? Pag-akyat ng araw, mga alas 10, alas 11. No? Alas 11 ng buhay natin. So, paano natin ginagamit? Paano natin ginagamit yung oras ng buhay natin? No? Nakaloob ng Panginoon. Paano natin ginagamit yung talento na bigay sa atin? Ang bawat isa ay may kakayanan, may talento na bigay sa bawat isa sa atin. At tayo ay binigyan ng kakayahan, no? Para tayo ay makangalap, kalap ng treasures, no? God has given us the ability to produce wealth. Hindi po siya bumabagsak yung pera. No. Dahil makikita natin sa Genesis chapter 2, verse 2, nung nilalang ng Panginoon ang lahat, no? Ipinakita ng Panginoon kay Adam ang lahat ng creation at sinabi, "You have to work on it and take care of it." No? Marahil o nangyari yung isang kapamaraanan sa Biblia na talagang literal na bumaba. Hindi ang pera, pero ang tinatawag na mana. No, ang Israelites ay hinango mula sa Egypt at sila ay nais ng Diyos na dalhin sa Promised Land. Pero in between Egypt and Promised Land, napunta sila sa wilderness. So may purpose pa rin ang Panginoon, bakit kailangang dumaan sa wilderness? At doon sa loob ng 40 years, no? Naranasan nila yung pagbagsak ng wafer. Kung maaano nyo yung mga biscuit na lasa, wafer, no? O wafer. Mana yung tinatawag. At meron pang kasunod, yung quail. Hindi lang kanin kung sa atin, Pilipino, kundi may kasama pang ano ba yung quail sa taga? Pugo. Pugo o pugo, no? Quail, literal talaga. Pero sinasabi ng Panginoon na hindi mo siya, no? Hindi ka pwedeng magreserba kung ano lang ang kailangan mo sa araw na ito. May iba nagtatry, no? Pero makikita nila na ito ay nabulok. So, doon naman sa prayer ng Panginoon, tinuro ng Panginoon, give us this day our daily bread. So, yung pangangailangan natin sa araw na ito. So, sinasabi ng Panginoon sa atin, no, na tayo ay binigyan ng talento. Lahat po tayo may talentong binigay. We need to discover it, no? At habang lumalago tayo, no, maraming aspeto ng buhay natin na di-discover natin, no, na tayo ay may mga spiritual gifts, no, na binigay sa bawat isa sa atin. Next, sabi rito, ano naman ang susi, no? Susi para sa kasaganahan. Number one, the gift of focused, steadfast, righteous, and honest work. So, sabi natin sa Biblia, pinakita ng Panginoon, God exemplified, no, yung work. Siya mismo naging ehemplo. Kasi sinabi niya sa Genesis chapter 1, no?
Kriniate niya ang lahat. And on the seventh day, he rested. Nagpahinga siya. So siya mismo ay nagpasimula. Siya mismo ay nagpakita ng pagtatrabaho. No? So, walang reason at kasalanan ang isang maging tamad. Let me emphasize this. Kasalanan. Kasalanan ang tamad. Kung marunong ka nang maglaro, kailangan marunong ka nang magtrabaho. Umpisahan sa bahay. Sabi rito, ang klase ng trabaho ay concentrated, may focus. Hindi iniiwan, hindi nababagot. Pag nahirapan, iniiwan. Hindi. Walang halong pandaraya. Katransaksyon mo, tapat ka. Walang under the table, over the table, or side table. Tapat at masipag. So, yun ang criteria ng work na inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maaari tayo nagtatrabaho, nandun tayo sa office, 8 hours, pero kumusta ang productivity natin? So work is God's way and provision for prosperity. So tayo po ay binigyan ng kapamaraanan. No? Kapamaraanan para tayo ay sumagana, managana, at manatili, manatiling masagana. Hindi lang siya seasonal. Ang nais ng Panginoon, tayo ay namumuhay sa kasaganahan. Dahil ito ang nais ng Panginoon. God wants us to be prosperous in all aspects ng buhay natin. Nais ng Diyos na pagpalain tayo. So the Lord wants us to be prosperous. Kaya kailangan tayong magtrabaho ng puspusan, hard work, at smart. Sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man, si Adam, and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Take care of it. So ibig sabihin sa buong buhay natin, no? Hindi lamang pagpasok, no? Ng sinasabi nating wealth, kundi binigyan tayo ng talento, ng kakayahan, papaano natin pangangalagaan yung ating mga talento binigay sa atin. Paano natin i-manage? Dahil tayo po ay tagapangasiwa lamang. Hindi tayo owner. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay and ine-expect ng Panginoon yung return. Hindi nagbibigay ang Panginoon ng walang balik. So nais niya
na ang kanyang mga pagpapala ay maingat na nating pinapangalagaan. Ano ang nasa kamay natin? Sabi niya, God commands, not an option, command, utos, atas. Hindi siya nagre-request. Pag sinabi niya, you give 10% sa Malakay 3:10. If I will not open the floodgates of heaven and pour out my blessings. So sabi ng Panginoon, no? God commanded not an option that we should work. We should work. Kasalanan ang maging tamad. Kung kaya na nga ng maglaro, kailangan kaya na ring magtrabaho. Kaya nilagay ko dyan ay sa area ng bahay, sa tahanan natin, sa workplace natin, sa ministry natin. Kung kaya nang maglaro, no? Kailangan kaya nang magtrabaho. Gumawa sa bahay, mag-serve sa church, magtrabaho ng tapat. Sabi naman ni Apostle Paul, that those who refuse to be productive should be denied food. Sa Tagalog, ang hindi gumagawa, huwag pakainin. Diba direct ang Panginoon? Bakit? Bakit? Kasi dinisign tayo ng Panginoon na tayo ay kailangang maging productive. Dinisign tayo ng Panginoon na kailangan tayo ay lumago. Kaya kasalanan. Kasalanan ang maging tamad. Thessalonians 3:11 verse 12, we hear that some among you are idle. They are not busy, but busybodies. Nagkukunwa na busy, pero hindi. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. Huwag umasa sa iba. Diba? Huwag umasa. May ibang tao, adult na. May mga asawa na, pero nakadikit pa rin sa mga magulang. So, sinasabi niya rito, work is exemplified by God Himself and by godly men and women. Pinakita ng Panginoon sa atin. Ginawa niya. Sabi niya sa Genesis 2 verse 2, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Kaya tayo naman po, kahit dito sa batas natin, sa labor code,
makikita natin na merong seventh day na pahinga. At 8 hours, no, na oras ng matapat at masipag na pagtatrabaho, no? At yun ay may karampatang sahod. May tinatawag tayong minimum wage ngayon sa NCR 645. So, meron siyang katapat na compensation. So, sinasabi rito, kahit sa batas dito sa lupa, no, ina-acknowledge yung principle o gift of work. Next. So, yun po ang isa sa mga susi para tayo ay managana. So, pagkatapos po natin ng pag-aaral, 16 years of studies, 7, bata ka pa. So, pagkikinenta mo yan, 23. Ngayong may K-12. So, 23, gumagraduate na normally ang mga bata. At papasok siya, no, sa realidad ng buhay. No? So, pumapasok na pag tumatanda, no, nadadagdagan ang responsibilidad. No? So, kung bata ka pa, nag-aaral ka pa, ang primary responsibility mo ay mag-aral. Sa relationship sa family, ito ang contribution mo. Mag-aral. Pero huwag mong gawin ang pag-aaral na isang excuse para maging tamad ka. So, ang sinasabi natin, responsibilidad ng mga anak, no, na mag-aral, katapat naman ng responsibilidad ng mga magulang na i-provide ang pangangailangan. At pag dumating ang anak sa edad na kung saan siya ay nakagraduate na, nadadagdagan ang responsibilidad o nagbabago. This time, nagsishare na siya, di ba? Sa expenses, no, ng buong pamilya, di ba? Nagsishare na siya. Meron na siyang panibagong responsibilidad. Okay. Okay. So, ganun po ang kailangan, no? Yun ang sinasabi na pagtawag dito ng ating pagtanda. Tayo po ay may kinatatandaan. So, sabi niya, dito sa gift of work, may mga principles. And the principle of wisdom is this. When you increase your wisdom, you will increase your wealth. Sabi sa Proverbs 8:14-21, let me read. Counsel and sound judgment are mine. I have understanding and power. By me, kings reign and rulers make laws that are just by me. Princes, ano to, govern. And all nobles who, basahin ko na nga, and all nobles who rule on earth, I love those who love me and find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. My fruit is better than gold. Imagine, my fruit is better than gold. What I yield surpasses choice silver. I walk in the way of righteousness along the path of justice, bestowing wealth on those who loves me and making their treasures full. Imagine mo, andito na sa atin
andito na sa atin ang susi. Kaya sinasabi ni Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Napakahalaga na malaman natin at tayo ay binibigyan ng kaunawaan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Andyan po yung karunungan. Binibigyan tayo ng talento, ways, no, kapamaraanan, paano tayo mag-a-accumulate ng sinasabi nating wealth. You must be good at what you do. No? Hindi tayo mediocre. Hindi tayo stagnant. Kailangang lumalago tayo. Study, attend seminars, and be mentored. Sabi sa Proverbs 10 verse 14, wise men store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin. So, kailangan po tayo ay nag-aaral. No? Pansinin po natin, mag-reflect po tayo 10 years ago. Kumusta ang ating ministry service? Tayo pa ba ay lumago? At tayo po ba ay lumalago? Kumusta po ang work natin? May movement ba? Sabi niya, promotion comes from the Lord. Yung dati, pagpasok natin, para wala tayong alam sa work, no? Puro tsuri lang. Pero paglipas ng mga taon, no? Nadadagdagan tayo, nafa-familiarize tayo, no? Sa ating trabaho. Pero hindi nagtatapos doon. Tayo, we keep on studying, di ba? Nag-a-attend tayo ng mga seminars. Andoon yung hunger natin na lumago. Next is the principle of diligence. You must be diligent. We must be diligent. Ano ang diligence? Means speedy attention to an assigned task. Proverbs 10 verse 4. Sabi rito, lazy hand must be make a man poor, but diligent hands bring wealth. Kumusta ang kamay ko? Kumusta ang kamay mo? Nananalangin tayo, Lord, bless the work of my hands. Diba? So pagpasok natin sa trabaho natin, paano natin ginagamit ang time? Pagpasok natin sa trabaho natin, paano natin ginagamit ang ating talento? Pagpasok natin sa ating workplace, no? Okay, next. Sabi rito, laziness is one of the reasons people do not experience financial harvest. Pag sinabing financial harvest, no? Ikaw ay umaani, no? Ng iyong financial. Sabi rito sa Proverbs 10 verse 5, he who gathers crops in summer is a wise son, but he who sleeps during the harvest is a disgraced son. Isa po sa pinakamatalino, no?
na character, Bible character, ay si Haring Solomon. Ultimo maliliit, no? Na bagay, insekto, no? Kanyang nabibigyan ng halimbawa, no? Katulad ng langgam. So makikita natin ang langgam ay napakasipag. Kahit walang hari o commander, siya ay nag-i-store ng kanyang pagkain, no? Pila-pila pa nga yan eh. 'Di ba? So makikita, sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang mga langgam, no? Gayahin ninyo ang kanilang kilos, pag-uugali, no? Makakakuha tayo ng wisdom sa insekto na ito. Okay? The diligent will always have the plenty and becomes creative in discovering new ways to solve the problem. Marami siyang ideas, no? Kapag may problema, nakakapag-isip ng solusyon at umaaksyon, no? Hindi lamang problema ang itinataas, kundi meron siyang backup na solusyon. Leaders pursue the company and presence of diligent workers para siyang magnet, no? Contagious, gustong tularan ng iba. Do you see a man skilled in his works? He will serve before king and he will not serve before obscure men. No? So makikita mo, no, ang taong diligent, no? Hindi lamang nasa baba, no? Napopromote siya. At ang sinasabi rito, nagsiserve sa kings. So may position. Look at Nehemiah. Na sa lubog na po ba natin si Nehemiah. Okay? So, siya po ay yung nanguna para itayo yung walls ng Jerusalem. So, ginamit si Nehemiah, no? Okay, so the diligent continuously evaluate the result of their efforts. Merong assessment lagi. Merong review, no? Kung hindi umayon doon sa goal, no? Yung actual, yung difference, ina-analyze niya yung gap, no? At ano yung kailangang adjustment na gagawin. So may gap analysis. Okay? So sabi niya, be sure to know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. So inaalam niya yung kanyang katatayuan, yung condition niya, yung lakad niya. At kung ikaw naman ay employer, inaalam mo rin ang kalalagayan ng flock o flocks mo. Same true with the pastor, no? Inaalam niya yung kalalagayan ng mga tupa niya kasi siya ay binigyan ng assignment ng ating main shepherd na si Jesus Christ. So, kailangan nating inaalam. So, yun po yung principle of diligence, no, pagdating sa trabaho. Next. Ito yun naman yung the gift of the art of promotion.
yung merong pag-angat, no? Hindi lang tayo nag-work, no? Pero financially, makikita natin merong pag-angat. Ito rin yung time na kung saan hindi lamang inilalagay natin sa isang basket yung ating wealth, kundi meron tayong mga pinaglalagyan, baskets, no? What do I mean, no? Ito yung the principle of preparation. Meaning conserving or saving our resources. May suggested formula lang, no? Kung kumanda ng Panginoon 10% of your gross income. Kasi yung tax nga eh, yung tax, government tax, ang basis eh gross pay, gross income. Eh lalo na ang Panginoon. So ang basis ng 10% is gross income. 80% remaining para sa ating mga everyday expenses or kung meron tayong mga obligations. Simple formula. So meron tayo, halimbawa, meron tayong tatlong envelopes. No, pagdating, pag tayo ay sumahod, nilalagay na natin 10%, 10%, 80%. So depende po sa bawat isa kung paano tayo nagbabudget, no? Pero fix na po yung 10% of our tithes. No? Sabi niya sa John 4:12, when they all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Ano yung principle dito? So sabi niya rito, another key that opens the door to the Lord's prosperity is saving or conserving resources. Ang pagtitipid at paglalabi, tatabi ng mga hindi na kailangan ngayon, pero pwede pang magamit bukas, tinuturo ng Diyos. Tayo ay inatasan ng Panginoon na maging matalinong tagapangasiwa ng kanyang biyaya. Siya ay patuloy na nagpapala sa karapat-dapat tumanggap, ngunit binabawi niya sa mga taong winawaldas lang ang mga kabuhayan na kanyang ibinibigay. Leftovers must be conserved and used. Kailangang walang naaaksaya. Kumusta po tayo kapag nagsasaing ng bigas? O paggamit natin ng suka, toyo, no? Mantika. Paggamit natin ng tubig, electricity. Kumusta ang impulse buying habit natin, attitude natin? Ito yung nagde-determine, no? Kung paano natin minamanage, no? Ang mga natitira pa nating wealth or kayamanan, no? So paano natin iniingatan? So sabi dito, napakahalagang prinsipyo na sinabi ng Panginoon, gather the pieces, no? That are left over, let nothing be wasted. No? Nung siya ay nanalangin at inutusan ang mga disipulo na ipamahagi ang mga tinapay at isda, merong natira, no? 12 baskets. Okay? So, ibig sabihin, no, na hindi inaaksaya, no? Ayaw ng Panginoon na inaaksaya, no? Natin anuman kayamanan, biyaya, bigay sa atin ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng talents, no? Binibigyan tayo ng ideas, no? Para tayo ay papaano natin i-manage yung kaperahan natin. Maging yung ating katawan, no? Paano natin minamanage siya, iniingatan. Sabi ng Panginoon, no? Our body is the temple of God. No? Paano natin iniingatan? So, sabi rin dito,
Go to the ant, yon. Use laggard, consider its way and be wise. It has no commander or ruler, yet it stores its provision in summer and gather its food at harvest. So tayo po, binibigyan ng Panginoon rin, no, preparation. Part of that is planning, budgeting. Okay? Hindi yung, ang ano natin, ubos-ubos, biyaya. May ganun eh. No? Pagkatanggap, bili. Labas. No? So, wala siyang proper managing. So, binibigyan ng Panginoon tayo na tayo ay accountable. No? Yung ating, kumusta ang ating financial stewardship. Maging sa church, no? Tayo ay, tawag dito, binigyan ng responsibilidad. No? This is part of our worship as a church, as a family. No? Sabi ng Panginoon, bring back or give your 10%. Pero sinabi rin niya, you have to manage the wealth. No? So ang council, andoon, itinatalaga, no? Ang mahusay, maingat na pamamahala ng salapi ng Diyos. Kaya andito yung ano natin eh, transparency. So kailangan ng financial reporting para malaman ng bawat isa. At proper recording. And on-time reporting. So makikita natin na binibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan, idea, no? Kung papaano tayo, paano tayo natin mapapag-ingatan. Sabi ng Panginoon, test me in this if I will not open. No? So, kumusta ang paghawak natin? Kumusta ang kaunawaan natin? Kumusta ang pagtayo natin? Pagsunod natin sa inuutos ng Panginoon? Next. The principle of savings. Set aside a part of your income. Nagsusubi ka ng portion ng iyong income para sa pangangailangan, katulad ng tuition ng mga bata, health insurance, travel, etc. And the principle of investing. Pamumuhunan. Ito ay paglalagay ng ating mga biyaya, ari-arian sa isang bagay na maaari nating ikalago dahil sa tubo. May sinasabi tayong active, no? Active income, passive income, no? So, yung active natin is yung regular nating nare-receive na salary, no? Habang tayo ay tumatagal, no, sa ating trabaho, 'di ba? Nagbabago tayo, may movement, may promotion, may increase ng salary. May iba through promotion, no? After evaluation, may tinatawag naman general salary increase na pangkalahatan para iakma naman doon sa tinatawag nating inflation rate, pagtaas, no? Yung purchasing power natin. So, inaakma 'yon, ina-align natin, ina-align. Okay. So, habang tumatagal tayo, no, sa ating trabaho, nakaka-accumulate tayo ng tawag dito ng income. At ito 'yung sinasabi nating savings, no? Na itinatabi natin, binabangko natin, 'di ba? No, para sa darating na pangangailangan, no? Eh meron tayong nahuhugot. Isa naman 'yung investing, no? Yung inilalagak natin 'yung extra nating income para siya ay gumulong at para siya ay kumita,
No? So, maraming kapamaraanan na yung iba ay namumuhunan sa negosyo, yung iba ay bumibili ng stocks, yung iba ay bumibili ng government bonds, government securities. Maraming kapamaraanan. Kaya kung sinasabing passive income ang investing is hindi naman ikaw yung direktong nagmamanage. No? So, nilalagay natin yan sa isang tagapamahala, may financial manager, no? Or entity, no? O usually, merong ka-tie-up ang banko na provider, no? Pagdadating sa mga ganyan. At meron inaka-assign na financial manager. Okay. So, inilalagak natin portion of our income na hindi siya emergency or urgent na ginagamit. Iba kasi yung regular natin na ano. So, nilalagak natin siya at siya yung nagmamanage, siya yung nagpapaandar at nagkukumita. And then, until such time na ano, na kukunin na natin, no? So, yun yung another way, no, of increasing our wealth, no? Sabi natin, ito sa basket na ito, sa basket na ito, sa basket na ito. Next slide, please. And the joy of giving, or the joy in giving. Give to God what belongs to Him. No? Paulit-ulit po, pero ito po ay command. Ang Diyos bilang ating tagapagligtas, tagapaglikha, at tagapagbigay ay marunong ding mag-demand mula sa atin. Ano ang ating ibibigay? Malakay 22, verse 21, give to Caesar's what is Caesar's and to God what is God's. God's authority, tithe based on gross income. Government authority, tax based on gross income. Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. At ano ang tithe? Tithe is 10% of your gross income. Sources, no? Maaring salary, business, sidelines, professionals, no? Fees, investment, retirement, etc. Lahat ng income na pumapasok sa'yo, no? So, 10% of that. Okay, next. Give to God's workers, no? 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church, well, are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. So, makikita po natin, may love gift po ang mga pastors po natin. Give to the needy. Proverbs 11:24-25, one man gives freely yet gains even more, another withholds unduly but comes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. So, yun po ang ating mga keys, no? Sa pagbibigay, no? Pag-manage ng ating mga kaparehan ng ating wealth, binigyan tayo, no, sa pamagitan ng pagpaplano, okay, pag i-invest, pag-save, no, at sinasabi natin yung ating primary or source, no, ng income natin, pahalagahan natin ang ating kabuhayan, ang ating work, no, dahil ito ay biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, next. Next slide po. Oh, challenge. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Nais po ba natin na maging prosperous? Sagot. Amen! So, anong gagawin? Trust and obey God. Tayo po ay manalangin. Tayo po tayo. Panginoon, salamat po o Diyos, minsan pa binuksan mo ang susi ng kasaganahan at itinuturo, pinapaalala mo sa bawat anak mo o Diyos. Lord, nais mo, kalooban mo na kami ay managana at manatili masagana, Panginoon.
Lord, sinabi mo po, Panginoon, pangako mo na nais mo na kami ay nasa itaas, hindi sa baba. That we are the head and not the tail, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, ito ay para sa amin, O Diyos. Dahil, Lord, ang Diyos ay Diyos na malaki, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na mapagmahal. Panginoon, ang iyong katangian ay mapagbigay. Dahil mismo ang iyong anak na si Jesus ay iyong binigay sa amin, Panginoon. Ang buhay niya, O Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, dalangin po namin, Lord, na ang iyong sinabi, ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy naming panghawakan, maging gabay namin, Panginoon. Lord, at alam po namin, ito po, Panginoon, ang daan, ang susi, Panginoon, para sa kasaganahan. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, ihanda po natin ang ating mga kaloob at this point in time habang tinututog po ang offering song. Salamat po sa kabutihan mo po sa bawat isa sa amin. Lord, ang mga ikapong ito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. Ito po ay isang kautusan ninyo po na kami po ay sumusunod na ibalik namin sa inyo lahat ang aming 10% na ikapo at lahat ng aming kabuhayan, O God. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, O God. Alam po namin wala pong imposible sa iyo, Lord. Ikaw po ay napakabuti sa amin, mga buhay. Salamat, Panginoon, at ibinabalik lamang namin sa iyo ang lahat ng ito, O God. Sa iyo po ang lahat ng papurit karangalan. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. For our benediction po, itaas po natin ang ating kamay. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon as we close. Lord, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your message this morning, not only to be
generous in giving, in tithing, but also, Lord, to grow in our faith, peace, and love. As we read 1 Thessalonians chapter 3, verse 11 to 13, ito po ang benediction po sa atin ng Panginoon. Now may our God and Father and our Lord Jesus provide a way for us to visit you. May the Lord greatly increase your love for each other and for all people just as we love you. Then your hearts will be strong, blameless, and holy in the presence of God, who is our Father, when our Lord Jesus appears with all His saints. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let us go in peace. God bless everyone. Sunday po sa ating lahat. We may now form our